Una, nante-training po ako araw-araw dahil sa front row po, that's what we do. We people, we motivate them, we train them to be. So, dun po siguro nag-umpisa yung training ko sa pagsasalita. And regarding doon sa question ninyo, kasama ko po yung buong pamilya ko kasi kakamatay lang po ng aking ama. So, sasamahan ko po yung mama ko, ako po yung Valentine's date niya and family. So, at kayo, kayo yung kasama ko ngayong Valentine's Day. Maraming salamat po. Sir, saan pagkatapos nito? Oo. Pagkatapos lagi meron na special someone siya. Mamayang gabi, may schedule. Meron na ba talaga? May kapalit na? Special. Lagi naman meron, of course. Bakit wala dito sa... Nariyan ba siya sa tabi-tabi? Nariyan ma. Nariyan. Ay, kasi this is our event. Baka may ibang ginagawa rin yung ibang, ibang minamahal natin sa buhay. So, hindi malamig ang Valentine's Day. Hindi naman malamig kasi mainit nga, pinapawisan niya ako. Kasi hindi malamig, mainit. Marami nagmamahal sa atin at masaya po tayo ngayong araw. Sam, since mag-host ka ng isang public affair show, it means na in-open mo na yung buhay mo sa public. So gaano ka nakahanda? Are you setting borderlines? Kung hanggang saan lang yung pwedeng pag-usapan sa'yo? Or ready ka na? Anything goes? Simula po pumasok ako sa public service, I think naging open book na rin po yung buhay ko eh. Sinusulat na ako yung mga ginagawa ko. Even before public service, tapos napunta po ako sa programa ni Kuya Will. Napunta po ako ngayon sa Congress. So lahat ng ginagawa ko ngayon, minsan napapabalita na po eh. So ang importante lang eh, sabi ko nga, gumawa lang ako ng mabuti. At proud nga ako dito sa programa na to kasi puro kabutihan at pagtulong at pagbigay ng pag-asa yung nagagawa. So, kung yan ang i-open book nila, di masaya tayong lahat. Eh, how about your love life? Gano'ng kaka-open? Kung usaping puso ang pag-uusapan, lalo na Valentine's Day? Open naman po kasi nabalita rin naman yan. Last year pa nabalita yan, noong August and September. Tapos marami pong lumalabas ng articles. So, open. Wala namang problema. So, pwede ka naman naming tanungin ngayon. Sino na? Sino na? Open daw eh. Sino na? Nasa sa'yo naman kung gusto mong sagutin, kung gusto mong i-clarify yung mga yun. Sige po. Wasn't for all. Meron ba o wala? Ano yung tanong? Kayo pa ba? Actually, yung pala yung pinakagusto natin malamang yan. Valentine's Day. Opo, binati po natin at we're okay. We talk every day, we text each other every day. And actually, pwede pa kayo pangalan. Nandun po siya sa hospital. Dumadalaw sa papa ko. Hanggang namatay yung papa ko, nandun po siya. Nandun din siya sa wake. So I guess, yun yung pinaka-importante doon. Sino ba itong tinutukoy? Kayo pa rin? Sa kanya dapat magaling. Kilala niyo na yun. Basta kayo pero kayo pa rin po. Kayo pa rin. Nagkabalikan. Ang importante, nagmamahalan kami. Ayun! So nagkabalikan. Supporta kami sa isa't isa. At nandun kami para sa isa't isa. Kung ano man ang label tawag niyo nun, kayo na bahala. Sir, na-close yung balitang nag-break kayo. Alam niyo nagsimula yan nung nag-unfollow. Oo. Para sa akin, yung mga unfollow at unfollow na yan, hindi naman yung nag-define. Bakit nag-unfollow? Hindi nag-define ng mga relationship kasi yung mga social media, hindi naman yung validation ng isang relationship kung masaya o hindi. Kasi minsan, maganda yung mga post, masaya. Magugulat ka lang. Yung mag-asawa, nag-iwalay na. Meron naman, hindi nagpo-post, pero alam nyo, sobrang saya. May mga ganun tayong mga kaibigan. Saan ka doon? So, sa masaya. Ako, normal sa akin yung mga hindi pagkakaintindihan. Ang importante, nakakapag-usap kayo at naayos nyo. Makikilala nyo isa't isa lalo, mas nagmamature kayo. And now, we're striving to be the best version of ourselves. So, parang self-to-self, ha? Opo, sabi ko nga po, kilala nyo yung buong family ko. Nandun siya, nung hospital hanggang nawala yung papa ko, katabi namin siya, kasama namin siya. So, sa tanong nyo, may mga balita na ganyan na apekto kayo namin? Ay, yung family ko, wala naman. Kasi alam mo,
maraming ibang problema mas mabigat. May pinagdadaanan yung papa ko ng time na yun. Mas yun yung naging concern namin. And yun, personal ko na, ako na lang po yung dapat umayos doon. So yun, yun mga ginagawa namin. Pero sa tinutukoy namin yung romantic level. Level? Nasa next level na po tayo dyan. Sige, alam mo, bawat relasyon may level yan. So nasa next level naman po tayo. Nakikilala natin isa't isa, nag-grow tayo dahil sa isa't isa. Natututo tayo sa mga pagkakamali. At now, sabi ko nga, we're striving to be the best version of ourselves. Pero Sam, parang 1 year pa lang kayo ni Rian, di ba? Lagpas 1 year. Ah, lagpas 1 year na. Mm-hmm. So as early as that, may mga marriage plans na ba? Alam mo, in every relationship naman, syempre, may iisip mo yan. But sabi ko nga, we're in the stage that we're getting to know each other. We're growing as a person. And bago tayo dumating dyan, dapat handa tayo. At pag dumating yan, sana yun nga, maabot natin kung ano yung best or better version of ourselves. So ready ka na ba? I'm still on the process, I think. Kasi ma'am, bata pa po tayo. Marami pang nangyayari. Baka marami rin natutunan along the way. So pag talagang dumating yan, mararamdaman na lang po siguro namin. So pinag-uusapan niyo na ni Rian? Ay, hindi naman po na pag-uusapan masyado. Puro ano, siguro minsan kung ano kasi napag-usapan niya kahit hindi pa kami about relationships, ano bang plano sa buhay, gusto mo bang ganito, ano kailan mo gusto mong set up, mga ganun. But kami wala pa kaming concrete plans on that. Kasi ilang years pa niya, ha? Oh, ang importante dito, sinusuportahan niya ako, sinusuportahan niya yung show. Actually, sa kanya ako minsan humihingi ng tips about hosting. Kasi bago ako dito, ang galing-galing niya mag-host, tagal-tagalan niya sa showbiz. So ako, bago ako dito, nagtatanong ako sa kanya, paano ba? Hindi ko alam ano magiging itsura ko sa camera, paano ba kumausap ng mga tao, lalo na medyo mabigat yung mga pinagdadaanan. So, magaganda naman yung mga payo niya sa akin. May tutorial na nagana. Merong magagandang tutorial kasi yung hosting, depende rin kasi sa show. May variety show. Ito medyo may pagkaseryoso. Lagi niya sinasabi sa akin noon, just be brave to say whatever comes first to mind. Huwag kang mahiya. Kasi along the way, lalabas at lalabas yung tunay na sarili mo. You can be iba ako, iba si Kuya Will, iba si ganitong host. You are your own, SB. So, I'm very grateful na marami rin siyang naitulong na advice at nabigay na advice sa akin. Saka si Rian, ano, gumagawa rin ng charity works, di ba? Opo, actually, pati siya, nakasama ko na rin sa isang charity event. Nung birthday niya, she did a charity event for single moms. Doon pa sa lugar namin, sa Sampaloc, Manila. So, yung mga single moms sa iba't ibang barangay, tinuruan namin gumawa ng iba't ibang mga sabon, panlaba, panlinis, kumbaga livelihood. Kasi po ang pinopromote natin is sustainable na mga pagbabago, sustainable na mga bagay na pagtulong. Hindi lang po yung bigay. Para matulungan nilang tulungan yung mga sarili nila. Yun po yung very concept ng DLSP. SB, since Valentine, meron ka na ba na ipadala kanina regalo o mamaya pa lang? Ah, regalo. Actually, tagal ko na nabigay yung regalo ko kasi ang pinaka-importanting regalo yung sarili mo at pagmamahal mo. Wala material na bagay na pwedeng tumumbas doon, so napadala na po natin. Nabigay na natin. Pero at least flowers earlier. Malaking tulong ba sa'yo si Willie na ako, Diyos ko, sobrang laki po. Sa totoo lang, si Kuya Will, ang laki ng utang na loob ko sa kanya. Sinama niya ako sa mga pagtulong niya sa programa niya. Yung Wawawin, Tutuktuin, yun po yung programa nung pandemya na binuo ni Kuya Will, na sinama niya ako kung saan tumatawag kami sa mga kababayan natin, inaalam natin yung sitwasyon nila, at binibigyan natin sila ng financial assistance. 50,000, 100,000. Kung familiar po kayo doon, pag-comment ka lang, sabihin mo yung number mo, tatawagan ka namin. Saan man sulok ng mundo, maaabot ka ng tutok-tuwin. So pagtawag namin, bibigyan namin ng assistance.
ginawa namin yun for every day for how many years until now. So, kaya siguro nahalal din tayo sa Tutok to Win Party List kasi marami rin po siguro natulungan yung programa at natuwa sa ginagawa natin. So, malaking-malaking po ang utang na loob po kay Kuya Will. Nandito ako dahil sa kanya. Siya rin actually nagturo sa akin paano mag-host kasi dati nanunood lang ako sa kanya. Bigla na lang niya akong tinawag kasi pandemic noon, wala siyang kasama. Sama, malika nga rito, samahan mo ako mag-host. So, wala, tinabi lang niya ako, ginawa niya akong sidekick sa gilid. Sabi niya, habang tumatawag siya, magsalita ka. So, nagsasalita ako, hindi ganyan. Lagyan mo pa ng energy. So, parang ang dating, he trained me. Live sa show. Lagyan mo ng energy, lagyan mo ng ganito. So, ang dami niyang naitulong sa akin. Iba pa yung mga advice niya about life, about sa mga pagtulong, sa pagbigay ng saya, pagbigay ng pag-asa, pati sa pananalita ako, naalala ko, talagang sinabi niya, ganito yan, ganito magsalita, ganito mag-handle ng negosyo, ganito mag-handle ng tao. Parang pangalawang tatay ko na po si Kuya Will, kaya lagi kong tinatext yan, sabi ko, Kuya Will, marami pong salamat, thank you sa lahat ng payo mo, nandito ako ngayon sa kinalalagyan ko dahil sa iyo, kaya I love you, Kuya. Anong reaction niya? Actually, ngayon tumatawag siya. So, hindi ko lang masagot kasi nasa harapan ako. But everyday, almost everyday, nagkakamustahan kami. Kung may time ako, dadalawin ko po siya. Si Kuya Will, of course, he's okay. Alam mo naman, si Kuya Will, alam mo, napakadami ng pinagdaanan ni Kuya Will. Ang buhay ni Kuya Will, alam mo naman, na subaybayan ninyo. Parang gulong. Pero in the end, lagi naman niyang nalalagpasan lahat ng pinagdadaanan niya. He always comes on top. At sabi ko, ang pinaka-importante doon, dami na niyang natulungan. Wala na siyang kailangan i-prove pa. Hanggang ngayon, 60 plus na siya. Tumatawag pa rin siya, ginagamit pa rin niya yung sarili niyang pera, tinutulong niya sa mga kababayan natin. Ano pang masasabi mo sa ganung klaseng tao? Tumutulong everyday, kahit di na niya kailangan gawin, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagtulong. Hinihikayat pa niya, yung katulad ko, na masama sa kanya at tumulong. Alam mo, ng pandemya, binigyan niyang tulong yung mga jeepney drivers. Nagpasampung milyon. Pinuntahan niya yung Katanduanes, nag-chopper siya doon. Binigyan niya, kami, binigyan namin ng mga ayuda yung mga taga doon. Binigyan niya milyon-milyon. Siya pa mismo nag-chopper nung nasalanta yung Siargao sa Surigao. Binigyan niya tigo 1 million yung mga mayor doon. Alam nyo, napakadaming ginagawang mabuti ni Kuya Will. Sabi ko nga, parang law of attraction Like attracts like. Nasasama ako sa mga taong pareho ng naisip, pareho ng nararamdaman, pareho yung mission sa buhay. Kaya hanggang ngayon, magkasama kami ni Kuya Will at ipagpapatuloy namin yung ginagawa namin pagtulong sa mga tao at pagbigay ng saya at pag-asa. Pero Sam, aware ka dun sa pinagdadaanan issue ngayon ni Willie? Anong meron lang akong mga narinig na mga sa YouTube at hindi ko masyadong napanood kasi alam mo, last week may sarili akong pinagdadaanan. Nasa hospital kami. Yeah. Yung papa ko, hirap na hirap magsakit. Siya pa nga ang tumatawag sa akin, siya pa ang nangangamusta. Si Kuya Will yung araw-araw tumatawag. Kinuusap pa niya yung papa ko, nasa video yun, sabi niya, Pa, pagaling ka ha, marami pa tayong gagawin, marami pa tayong tutulungan. Aalis pa tayo ng bansa, magsasaya pa tayo. Talagang kinausapan niya yung papa ko bago pumanaw. Nandun din siya sa wake kasama ko. Baliktad nga ako ngayon kinakamusta niya sa panahon ng pagdurusa namin. And I'm so thankful for Kuya Will and for the all the help, support and love na binigay niya sa amin. Sam, direct ang tanong, reaction mo dito sa sinasabi nanunong bats si Kuya Will? Si Kuya Will? Ang masasabi ko lang, si Kuya Will ay napakabuting tao. Malaki utang na loob ko sa kanya. Nandito ako sa kanya, lalagyan ko dahil sa kanya. Wala kaming ibang ginawa kundi tumulong, magbigay ng financial assistance sa mga kababayan. House and lot, pabahay, ayuda. Saan ka mang sektor, tuloy-tuloy lang pagtulong. Isa lang ang lagi niya sinabi nung tumakbo ko sa Tutok to Win. Sam, isa lang sasabihin mo, wala tayong ibang gagawin kundi kabutihan. Ngayon, kung nakikwento niya yung mga kabutihan na nagagawa niya, kung totoo naman, parang kami nga pinapalabas namin sa TV. Kasi, sabi ko nga, kung may ginawa kang maganda at kabutihan,
eh, sana mas makita na mas maraming tao para mas may inspire yung iba na gawin din yung ginagawa namin. So, yun lang. Huwag na tayo sa mga hindi maganda, sa mga negative. Puro positive na lang, puro mabuti na lang gawin natin. At yun po yung concept ng Dear SB. Kaya sana matulungan nyo kaming makatulong pa sa mas maraming tao. Maraming salamat. Sa, ano mo actually, ngayon sa Congress, marami na po tayo na ipasang batas para sa mahihirap. I'm the Vice Chairman of the Poverty Alleviation po sa Congress. Tayo na po yung nag-lead ng mga technical working group tuwing may hearing. And itong programa na to, nakakasilamuha mo lahat ng iba't ibang mga ordinaryong tao. So, naaalam mo anong problema nitong taong to. Anong problema ng mga kabataan ngayon? Anong problema ng mga senior citizen? Anong problema ng mga walang trabaho? Anong problema ng mga walang edukasyon? Anong problema ng mga walang pagpapagamot? So lahat ng mga problemang ito ang nakakatulong sa amin para mag-formulate ng mga batas. Kasi nandun mismo tayo sa baba. Inaabot natin sila at ramdam po natin yung nararamdaman nila. So yun po ang tulong ng show na to para sa aming trabaho sa Kongreso. Mga kapatid, bago po muna yung question, inom mo. Opo, actually pinakita ko yung teaser na yan nung birthday niya at sobrang saya niya. Sabi niya, pagbutihin mo pa yan, tuloy mo yan, marami kang matutulungan. Sabi niya, advice niya sa'yo. Advice niya, iniisip ko ang ganda ng advice niya. Sabi niya, binigyan niya pa ako mga advice kung paano sa hosting, paano magsalita. Kasi yun po talaga yung weakness ko. Kasi si Kuya Will is a natural. Ako kailangan kong aralin lahat ng ito bago lahat ito sa akin. So, sabi niya, panoorin mo ko. Ganito magsalita, ganito mausap, ganito piliin mo yung mga tutulungan mo. Hindi lang bigay, pero yung ibibigay mo, yung magagamit nila para matulungan nila yung mga sarili nila. So, yun, up to now, non-stop yung tulong ni Kuya Will. Tumatawag nga ngayon, hindi ko masagot eh. Nag-inspirasyon mo ba siya para sa programang ito? Opo, nag-inspirasyon ko siya. Araw-araw yung pagtulong niya eh, di ba? Alam niyo po, nung lumalaki ako at pinapanood ko yung programa niya, lagi akong umiiyak. Lagi akong umiiyak. Opo, kasi lagi akong umiiyak. College days ko po, nabutan ko yan. Lagi po akong napapaiyak. Kasi po, di ba, alam yung show niya na may ni-interview siya. Dalawang contestants or tatlo. Inaalam niya yung background. Sobrang hirap. Itong isang batang to, ganun ang pinagdadaanan. Itong matandang to, ganito. Tapos, papakausap niya sa magulang. Anong gusto mong mensahe sa magulang mo? Yung mga ganung moments, talagang hindi ko makalimutan yung mga ganung moments. Napapaiyak ako doon. Kinikwento ko nga sa kanya. Sabi ko, Kuya, alam mo ba, pinapanood kita. Nung bata ako, nung medyo bata-bata, college days ko, napapanood na kita, pinapaiyak mo palagi. Kaya hindi ko mapaniwalaan na ngayon kasama na kita. Hindi ko mapaniwalaan na ikaw pa yung nag-a-advise sa akin. At ngayon, parang pangalawang ama ko na po si Kevin. Since you're very close to Willie, iniisip ng iba na magkakashow ka sa OTV. Then all of a sudden, you're here. Nasa CNN. Kasi nakita rin namin sa post before na negotiations sa OTV before. Yung mga ganito po, hindi natin kontrolado eh. Mm-hmm. Sigad lang po ang may control ng lahat. Kung mabibigyan tayo ng opportunity, why not? But sabi ko nga, basta gumawa ka lang ng mabuti, balik na lang siguro sa'yo kung ano yung para sa'yo. Itong pag-host, wala po ito in my wildest dreams. Hindi ko ito naisip. Lalo na pag nagkaroon ka ng sariling show, out of my ano na to. CNN talagang lumapit sa'yo sa may propose kayo. Kinausap po kami kung gusto ko po yung konsepto na to at na-align naman po ito sa advocacy ako kasi sabi ko nga matagal ko na itong ginagawa. So kung ilalagay nila at papalabas nila ito sa television, eh mas maganda para mas marami tayong ma-inspire ng mga tao, mas marami makakita. So, friends, last question na po. May iba pong plan. Sir, habol na po. Last na po ito. Speaking of proposal, nagkaroon po ba ng interest ang front row for this year?
Kasi yun po yung maingay ngayon. Ah, Miss Universe. Ako, I'm still part of Miss Universe. Of course, Front Row has been part of Miss Universe for the past 3 years. Malapit na yung magiging Miss Universe. And I think, yeah, kasama pa naman kami. Pero ngayon po may pinag-uusapan. Wala pa akong alam kasi iba yung nag-handle niyan. Basta kami nila Jonas, nag-usap kami dyan. I think this April na yan, end of April. So, malapit na. If may any news regarding that, I think mas familiar sila yung Miss Universe Philippines para sagutin yung tanong mo. Ako, nandito ako para i-promote yung anything about Dear SB and sana matulungan nyo po kaming ikalat yung good news ng Dear SB sa lahat ng mga kababayan natin. Again, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you. Ayan, ito na po sa TV naman po.